Magluluto ako ng kakaldereta sana ako. Wala pala kaming beef. Meron kaming steak shoulder. So, gagawin ko na lang siyang minudo. Oh, God. Ayun, nakuha na. Ubo po na yung isa. Gusto. Ha? Eat. Okay. You go eat. Go eat with it. Ito ang aming kanin, basmati. Be careful there, okay? Is it nice? Kulang pa pala ko ng pepper. So, meron tayong sibuyas, bawang, bell pepper, patatas, at carrots. Mamaya ko na ano kasi yung lalagyan ko ng green peas. So, and mayroon tayong steak shoulder mamaya, pang last, yes baby, pang last, last ko na ihiwain. Hugas ng, ano, ng chopping board. So, ayan na. Tapos na, nahiwa ko ng aking, ano, mga ingredients, pepper, tsaka ito. Ito, bawang at sibuyas. Ayan, ano na natin. Nakalagay na rin ako ng mantika. Si Daddy overtime na naman. Meeting. Sarap talaga ng amoy ng bawang. Pakinggan nyo ang background. No, let mommy cook. Baka mami, mami hug yan. This one hug. Oh, dear. Ano ba yan? Oh, bakit nasa labas? Yes. Yeah, what is it? It is food. It is food. Yummy. Wanna say hi to mama to our vlog? Say hi. Tomorrow? Huh? No. Okay. Oh, come on. Come on na. No, mommy need to cook. How can you eat? Oh, mommy need to make our food. Yeah? Come on. Ah. Oh, come on. Yes, please. What? Oh, come on. You go there. Then. What? Great. Come on. Ah. Ay, lang. Parang ano, oh, parang tukos natin. Come on, mommy is going to walk. Climb, walk, climb. You stay there, okay? It's hot. You stay there. Don't move. Don't move. You're gonna fall. Don't move. Yatik na karon. You stay there. Come on, it's very, very, it's dangerous here. Don't move. Why did you go to Daddy? Come on, I'll open the door. Do you wanna go upstairs to Daddy and Ate? Okay, let's go then. Come on, guys. Okay, come on. Okay. Hirap po pag may bata. Kahit 2 years old na si Dway, napaka-demanding yan ng ano, time, ng pag yan, ganito, nagluluto ako, tapos wala si Dale. Hindi po ako basta-basta nakakapagluto. So, okay. Gasan mo na natin ito. Gulay. So, maglalagay tayo ng tomato puree.
Ito yung tomato paste. Lagyan natin ng ketchup. Ayan guys. Isi-simmer muna natin. Ayan guys. Ilalagay ko na yung pepper. Last ko pong nilalagay yan kasi gusto ko yung medyo hindi siya lutong-luto. Simmer natin ulit. Babalikan na rin natin siya. Ayan na guys. Wow! Kain na! Alright! Wash your hands properly. Yeah. Yeah. Is that nice? Get extra pizza flavor then, don't you? And I like the pasta. Kaina. 1 week later. Hello guys. Plano sana kaming gumawa ng content today. Kaya lang mga masasama yung pakiramdaman namin. Noong Lunes, natanggap kami ng tawag sa school na sinini eh, nahirapan huminga. Tapos, dinala ng inhaler sa school. Tapos, nung pagkagabi, masama ang tama niya, hinika. So, gabi nung wala kaming tulog. Tapos, sumunod na naman araw, si Dwayne na naman, madaming plema. Nagsususuka. Wala na naman kaming tulog. Sumunod na gabi, wala naman tulog. Tapos ako kahapon, isang araw, medyo masama na ang tama ako kasi wala talaga ang tulog. Hirap. Tapos kagabi na mga tulog, medyo ma-okay ako kahapon. Tapos kagabi, sama ng ulo ko. Bumalik na naman ang sama. Gagising ako ng 7:30. Sama na si Dwayne nakaraang gabi. Natake na naman ng tulog. Tapos kanina super sakit ng ulo ko. Tapos si Dale naman na ang dami niyang ulcers. Siya na naman. May problema. Kanina dumugo yung ilong niya. Doon sila sa baba, tatlo. Masakit pa ulo ko, pero nakainom na ako ng paracetamol. Parang gusto kong umiyak na naman. Kasi pagkaganito, parang, alam mo yung mahirap kapag wala kang mag-anak na kasama. Kami-kami lang. Pag yung mga ganitong yung wala kang kahalili. Lalo yung sabay-sabay na may sakit yung anak mo. Wala kang gaga. Wala kang kapalit. Yun yung nung nakaraang 3 nights. Tig-isa kami ni Dale ng siya kay Nini. Katabi niya si Nini. Okay, Dale. Si Nini, tawag na tawag. Nung nahirapan siyang huminga. Tapos si Dwayne naman ayaw magpalapat. Yung buhat-buhat ko siya gabi kasi mas gusto niya yung nakatayo. Papabuhat tayo niyang umiga. Yung parang para ka nang nalulunod sa antok. Kapag ka ganito na namimiss ko yung nanay ko.
Sana malapit lang sila sa amin. Ito yung alam mo yung pinaka downside na nakatira ka sa malayo sa pamilya mo. Susolo ka lang. Kaya na ba kahirap ng sitwasyon kapag ganito? Nawa ako sa asawa ko kasi yung buong araw niya halos hindi makaalis-alis yung pwet niya sa trabaho niya kasi busy nga sa yung trabaho nila. Tapos sa gabi naman, puyat. Kaya pareha yung parehas din naman kami. Eh hindi ko naman ayos lang kung paisa-isa, isa lang sa mga bata yung may sakit. Pero kung sabay-sabay tapos ako ganito din. Ang hirap ng sitwasyon. Eh, family talaga is important. Nasa ano mo lang, nasa gilid. Yung kapag iniisip ko yung mga ganitong bagay, parang gusto kong umuwi. Umuwi na lang kami sa Pilipinas. Kasi parang napakahalaga talaga na nasa paligid mo yung pamilya mo. Yan po talaga ang isang bagay na kapag malayo sa pamilya mo, kapag nagkasakit, ang hirap. Ano mo yun? May nag-aalalay talaga. Pwede kang matulog, pwede mong ibigay saglit sa kapatid mo, sa nanay mo, yung anak mo, habang ano ka ng konting tulog. Oh, by the way, speaking of Valentine's Day, I will grab this opportunity na nagmamuni-muni lang ako. Hi, hon. So, hi, honey. I just want to greet you happy Valentine's Day. Oh, naging emotional lang gaga. Pag yung kapag naging emotional. Alam nyo guys, kasi wow. My husband, he can understand it. Nawala yung ano ko, nawala yung drama ko kasi napansin ko para drama-drama ng gaga. Aray ko.